Okay guys, yun mga idol, so ngayon for today's video, tayo ay mag-cloning ng isang Windows OS. Actually, ito yung kukopyahin natin na OS. Ito kasi ay malapit ng masira. So, i-backup natin yung files na yan at dito natin ilalagay sa isang SSD o HDD. Para ma-backup natin lang yung ano na yan. So, kumbaga, ililipat lang yung files niya at saka yung OS dito sa isang disk. So, yun. Anyway, punta tayo sa ating desktop. Make sure maka-download kayo dito sa itong mini tools. Mini tool part partition wizard yan. Yan. So, ito. Buksan natin yan. Ayan ang tools niya. Open it. Yan. So, yan yung mga choices. Marami siyang settings. So, ito po ay mini tool partition wizard. 3.11.5 version. So, ayan. So, mag-cloning tayo. This cloning. So, okay. Punta tayo sa loob ng computer. Tush! So, ayan. So, click next lang. Select this to copy. So, ibig sabihin, click nyo yung disk na gusto nyong kopyahin. So, ito yung galing sa computer nyo. Yan. So, yun yung kukopyahin natin. So, click next. So, pwede rin naman, diba, ito, naka-open yung computer nyo. Ayan, tapos kukopyahin nyo itong files nyo or itong OS. So, ito lang yon, yung this one. Pero dito lang tayo sa ano, kasi kukopyahin natin yung isang SSD na galing sa laptop. Ayan, so click next lang. So, select target. Ibig sabihin, select target yung kung saan nyo ibabagsak yung kung saan nyo ilalagay yung files at yung OS. So, ito yung MGTech, yung galing yung files dyan. Tapos, ipipaste natin dito sa ASMT. 500 gigabytes yan. So, yan. Click next. All data on the disk will be destroyed. Are you sure that you want to continue? Yes. So this is disk 3. Pwede nyo i-adjust yung partition. So, yan. So, next. Wait. Next lang tayo. Finish. So, natapos na natin yung setup. Then, click apply. Yan. Medyo matagal yan guys, minsan umabot ng 2 hours or 1 hour, depende sa nilalaman ng inyong mga files. Minsan kasi pag puno na yung storage nyo,
At saka yung OS, marami ng files. Doon tumatagal yung copy. So, yun. Waiting lang natin. So, after nyan, yun, tapos na.